katatid at nagluluto ako ngayon ng kabayan po. Kasi po, iba po kasi yung luto doon sa bakery. Kasi sa bakery po, mapait. Ayan po, hinalo po lang po yung butter at saka milk. Tapos po, isinama ko po ang sugar. Haluin lang po hanggang po matunaw ang sugar. At mamaya po, ay makikita nyo na po, halo na po ang sugar at ang milk at ang butter. Namumuulang po yung butter kasi po na-electric panan po namin kanina. Kaya po naging ganyan po yung butter niya. Pero okay naman po yan. Masarap naman po yan pag yan po ay naluto. Kasi gawa ko po. Charot. O, ayan po. Haluin lang po natin. Hanggang po yan ay mag-blend na po silang lahat. At isusunod na po natin dyan na mamaya ang flour. Para po, oh, ayan na po. Flour na po. Ang kasunod. Kung naitatanong nyo po, 2.5 flour po yan. All-purpose flour po ang ginamit ko. Ang hirap nga po pa talaga mag-voice over at mauubusan ka po talaga ng salita. Ayan po, masakit na po sa ano, kaya inilagay ko na po ang water. Water talaga, English po talaga dapat. O yan po, halu-haluin lang po talaga. Isunod po natin ng baking powder at ang baking soda. Combine po sila, baking soda, baking powder. Mag-ina po sila, mga katapit. Yun po, medyo po nahihirapan na po yung braso ko sa kakahalo. Kala mo naman po, napakalaki po ng aking braso. Hindi nyo lang po naitatanong, napakaligit ang aking braso po. Medyo mahirap po maghalo. Pero okay lang po yan, halo lang tayo ng halo hanggang po, ayan, maano ko na po. Sinunod ko na po yung egg, isa lang po siya kasi ang hirap po ng egg, 10 piso po ang isa. Pero talaga dapat isa lang po talagang ilagay po sa kabayan na recipe. O yan po, hinalo-halo ko na po yan, medyo po talaga ma-sticky po siya. Pero okay lang po yan. Haluin nyo lang po para po mag-mix lahat po ng ingredients, mga katapita. So, mamaya may pamerienda na po tayo. Sa susunod po, magbibenta na rin po ako niyan para po may kita na rin po, mga katapita. O yan po, kung nakikita nyo po, medyo mabuo-buo lang po yan. Pero po, mamaya magiging smooth na po yan. Isunod po natin ang vanilla para naman po may amoy. At hindi po katulad nitong nag-oo. Boboys over, walang amoy. Charot! O yan, hinalo-halo lang po ni katatita po hanggang po mag-mix lang po lahat ng mga butter. Yan po. Kahirap talagang mag-boys over. Parang wala na po ako sinasabihin. O yan po, hanggang mamaya po yan, magiging blend na po siya. Makukumbine na po lahat ng ingredients. Ayan po. Kung napapansin niyo po, ang kabayan ay medyo madilaw po kasi po nilalagyan po nila ng food color po sa bakery. At kung nalalasahan niyo rin po sa bakery, medyo po mapait. Nasosobrahan po yata nila ng baking powder. O yan na po mga katapita po, nakikita nyo na po, ay smooth na po siya. Medyo po lumuwang-luwang na po siya at hindi na po siya masyadong matigas. Kasi po nang mix na po lahat ng ingredients. Ayan po. Kung nakikita nyo po ay medyo madilaw-dilaw na po siya. Kasi po dahil po yan sa butter. Pero nilagyan ko rin pa po ng yellow color para po maging kabayan na po talaga siya. Ayan po. Sampatak lang po kasi po baka mamaya damihan na po natin. O yan po, halo-halo lang. Ayan na po, tapos na po ako maghalo. Kaya po inilagay ko na po siya dito sa mold. Yan po. Siguro po dito sa 2.5 flour po, ang magagawa po ng kabayan ay 22 pieces lang po. Kung ibebenta nyo po siya, pwede nyo pong ibenta ng 8 pesos po. Kasi sa mahal po ng asukal ngayon, mga katapit. Ay, nako. Sasakit po ang inyong ulo. O, yan po. Ginamit ako po ng ice creams ko para po tapantay-pantay po ang laki ng aking kabayan. Ayan po, matatapusin lang po natin at ipapasok na po natin siya sa mainit oven pala. Yakala ko kung ano nang mainit ang papasukan ng aking kabayan.
Ayan na po siya. Hanggang mamaya po yan. Masarap na po yan pag naluto. Yan, patapos na po siya. At patapos na rin po ako. At hinihingal na po ako sa aking pagsasalita dito sa voiceover na ito. O, ayan na po. Mangyayari na po. Mabubuo na po siya. Ang kabayan ni Maripe. O, ayan. Tapos na sa ngayon. Ipapasok na natin siya sa oven. O, ayan po. Medyo po mainit. Kung nakikita niyo po, red po yan. Ayan na po. Sinaraduan ko na ba? O, 20 minutes, 200 degree Fahrenheit po siya. Ayan po ang kabayan.